Magandang hapon sa inyong tatlo. Una, Attorney Freddy. Yes, sir. Sen, siguro this is the second time na magre-refer na naman ako ng kliyente. But of course. Meron po akong sen kliyente na si Maricor nga. She's a very big cosmetic manufacturer in Laguna. At matagal ko na po siyang kliyente. I would consider her as one of my valued clients. Sen, itong problemang ito, tingin ko malaking may tutulong ng programa ng Wanted, na Wanted sa radyo, kasi nakikita ko, Sen, lalo na yung naging program natin noon na nawala ng 100,000, di ba? Nung finisher mo dito, after a week, nandiyan na ibalik na yung 100,000. Pero ibang klase to, ha? But this one is very different. So very different. Yes, pero yes. Medyo may pagka... May pagka... Pareho in principle. In principle. Pero yung mga amount involved dito talagang nakakagulat. So may I just send, may refer ko na si kay Maricor yung kwan. Ma'am Maricor, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen Rafi. Ang laman ng maleta na nawawala ay 50 million pesos worth of jewelries. And bags po. And? Bags. And bags. 50 million pesos. Kaya nga po, magbibigay ng reward na 1 million. Okay. Ma'am Maricor, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento muna, ma'am. Apa, so prior ako sumakay sa ng plane, tumawag yung kapatid. From what? From Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So medyo nilaman ko kasi noon na yung dad ko is in the ICU, and then bago ko sumakay noon, so medyo depressing sa akin nung nalaman ko na hindi maganda yung prognosis ng dad ko. So immediately, nung nag-land kami, 15 minutes pa bago dumating yung driver ko. So after dumating yung driver ko, lumabas. Okay, nag-land kayo sa NAIA? Manila, sa NAIA Terminal 3. So Cebu Pacific? Cebu Pacific. Yeah. Okay, yeah. NAIA Terminal 3. Alright. So around 8:20 p.m. Terminal 3, 8:20 p.m. Okay, anong araw po ito, ma'am? October 1, Sen. Okay, October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU at napakadelikado po yung kanyang kalagayan. Yes. Kaya kayo from Cagayan, pupunta sa Manila para siya po ay dalawin. Okay. Pagdating po sa airport? Immediately naman, Sen, siguro... nakita ko na agad na papunta sa akin yung sasakyan, and yung driver ko, nakita ko na. Saan nakalagay po yung mga alahas na worth 50 million? Nandun po sa luggage ko, sa aking hand carry luggage. Pagalan. So dito sa video, magkikita si Ma'am Maricor, meron siyang hila-hilang bagahe. Ayan, yun, nakabilog. Okay, yun. Anong klaseng bag po yun? Our hand carry po na Remowa. Remowa. Okay. Ang nangyari dito, paglabas po ninyo ng airport, ma'am, nandun na agad yung sasakyan ninyo pati yung driver. Yes. And then, hila-hila nyo po yung inyong Remowa na hand carry luggage. And then, huminto kayo doon sa bay. Yes. Now, dumating yung inyong driver, and you think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi Sen, yun naman yung protocol niya na ako lagi yung una niyang lalapitan. But for some reason kasi, baka nakita niya yung assistant ko na mas madami siyang dala. So, mas inikutan niya kasi papunta na siya sa akin. Pero pinagalitan mo na ba yung driver mo? Sobra na po. Kasi dapat always the boss ang unahin niya. So, inuna niya yung assistant mo. Yes po. Okay. Ngayon, imbis na kunin yung gamit mo, yung Remowa, kinuha niya yung bit-bit ng iyong assistant. So, you think, kasi palapit yung driver eh, you think na yung driver dediretso kukunin yung iyong Remowa. Ang nangyari, bigla siyang lumihis at kinuha yung bagahe ng assistant mo. Yes, so, you yes, thinking na hawak na ng driver mo yung Remowa mo, pumasok ang sasakyan. Ayan, dumating yung driver, yan, si ma'am naglalakad, and then, yun, yung driver bigla lumihis, binit-bit yung mga bagahe nung kanyang, yan, assistant. Ngayon, take note, andyan yung Remowa, and then may dumating na lalaki, umupo sa tabi ng Remowa, patingin-tingin, and then nilagay yung Remowa doon sa trolley, and then hinila niya, and then umupo muna siya. Di ba? Umupo muna siya doon, patingin-tingin, and then hanggang sa tinangay na niya. Yung lalaki, parang tambayan dyan eh. Pero pwede pa mainan siya. Yan, isa pa yung picture na yan. Siya yan. Ano ang laman ng maleta? May Patek Philippe? Yes po. May mga jewelry? Full studded diamond na Patek. Wow. Magandang hapon po.
Mr. Corrales? Magandang hapon po, Senator Rafi. Alam niyo na po itong reason kung ba't kami napatawag, ano po? Yes po, Senator. Bakit po mabagal ang inyo pong naging aksyon ayon po dito sa complainant after the complaint? Ang bagal na po yung inyo pong naging tugon. Meron na ho ba kayong pangalan ng suspect? Identity? Po, Senator, wala pa po kaming identification ng suspect po. Wala ho bang mga pulis ninyo dyan na umikot-ikot sa lugar to make sure na para wala pong pwedeng tumambay na mga nangaharas sa mga pasahero o yung nangungontrata ng mga pasahero? Kasi that guy should not be there. He doesn't have any business to be there. Wala ba kayong pulis na nagsasara na mga tao nakatambay dyan sa bay? Meron naman po, Senator. Actually, ako naman po ay sa investigation po ako naka-assign. And every time na nagpapatrol po kami doon sa Terminal 3, may mga police visibility naman po na okay. Mga naka-alpo na nandoon sa area. Di ba dapat kasama po sa trabaho nyo dyan to secure the perimeter and make sure na lahat ng mga tao na nandyan sa base, especially pag may parating na aeroplano at may mga babang pasahero, protektado yung mga pasahero, na clear po yung area doon sa mga hindi kanais-nais na mga tao na walang business to be there. Tama? Mali? Yes po, sir. Senator, opo. Bakit po nakalusot itong taong ito? Yung mga ganyan senaryo po, Senator, tinututukan naman po namin yan araw-araw po. Palagi po kami na may mga observation po dyan na sinasagawa. At may mga police visibility rin po kami sinasagawa dyan po. O nga po, sir. Ito po para sa akin, he's a regular. So kung meron po talaga kayong ginagawa monitoring, at meron kayong, mahuli nyo sa CCTV na itong taong ito, araw-araw na nandito, bakit siya nandito? So dapat, binaban nyo na siya. Una ba nakita nyo sa CCTV, pinapalayas nyo na. Hoy, palagi ka na lang dito at wala ka naman sinasalubong pasahero. Hindi ka naman pasahero. Umalis ka na rito. You should have done that. O baka naman, sir, sabi pa nga ng mga nabekinemen, siya ay friendship at alaga. Hindi ko po masasagot yan, Sir Rafi, kasi asap na hindi pa namin fully identified yung suspect. That's what I'm saying, Officer Daniel Corrales. Kaya sabi ko, pasensya na. Ang gusto ko makausap yung pinaka-boss mo. Kasi po, kung akong tatanungin mo, kung ako yung boss mo dyan, I will secure the perimeter na kung saan tinatambayan ng mga pasahero habang nag-iintay ng kanilang mga sasakyan, habang kinakargayin kanilang mga bagay sa kanilang mga sasakyan. Dapat yung fully guarded yun. Now, kung araw-araw kayo nakamonitor, nakatutok nyo inyong CCTV dyan, every single day, makikita nyo kung sinong regular dyan. Na, uy, palagi na ito nandito. Nangaharas to, baka snatcher to. Pinapalayas nyo na. Yes po. At pinapayagan na yan dyan, siguro, baka barker ito o ito nangungontrata. Baka may porsyento yung mga tao nyo. Meron ba nung kontrata doon? The way you look at it po, dun sa video, prior kasi na pick upin niya yung bag, kumakausap siya ng mga passenger. Oh. So ito din ang kontrata, baka meron tong private car na ipaparenta niya or baka taxi driver to na nangungontrata. Nag-gets niyo po yon, Mr. Corrales? Yes po, Senator. Opo. Oh, di ba? Dapat kayo airport police, kayo dapat ang nagbabantay sa lugar, sa perimeter na yon. Yes po, Senator. Magandang hapon po, Mr. De Leon. Okay. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Ngayon nyo naman po, usapan namin ni Mr. Corrales. Yes, sir. Unang-una, sir, nakita nyo naman po yung video. Kaya pa ho ba po ito pa-enhance ng NBI? Well, we will communicate it with our cybercrime and forensic, sir, and digital forensic laboratory. And we'll do our very best, sir, para ma-enhance at ma-identify din natin, hopefully, yung ating subject, sir. Kaya po ito, sir. Kasi kapag hindi kaya, sir, ipapadala ko ito sa US. Ako na po magbabayad. Ipapa-FBI natin to. Sa FBI, ma-enhance to. Pero parang sampal po sa inyo to kapag hindi nyo po nagawa ng paraan. Siguro naman po, yung technology ng FBI at saka technology, pareho lang po ata, no? Pag mag-enhance po ng mga tulad nito, litrato o still video? Sa digital forensic laboratory po natin, sir. Kaya nga po, yung digital forensic ninyo siguro, yung technology at saka sa FBI sa Amerika, halos magkapareho lang siguro. O kung hindi, ipapadala nyo po sa FBI ito, sa US. Yes, sir. Hopefully po. Base po sa nakita nyong material, yan po ay pwede pang ma-enhance na mas maganda-ganda. Highly technical, sir, yung tanong. Kaya pag paumanhin nyo po, sir, kami naman po ay i-forward namin, sir, sa aming digital forensic lab, and the digital forensic lab will Apo. Do its work para hope yes, ma-enhance but at have you, ma-identify po natin, sir. Kailan pa nabigay ito sa NBI? Week after po na mawala yung luggage. When was this?
October 1. So week after that, nakausap ko na po din si si Sir Jimmy regarding the case. So October 1. So let's say October 7. Yeah, October 7 po. So sir, October 7 at ngayon ay October 24. So 3 weeks na po. Don't tell me na hindi niyo pa rin po ito na i-forward sa inyong forensic laboratory para i-enhance po yung picture? As to the forensics of the picture, sir, established na po yung picture at yung subject. What we're doing right now is we're reviewing the previous CCTV footages from the day of the incident backwards, sir. And okay, this is in the hope that we would be able to identify the other accomplices or any other persons na nakakausap po nitong ating subject na empleyado na maaari natin kagad ma-identify so that we will be able to determine the personality itself of that. I agree. Thank you, sir. Thank you for that answer, sir. I agree 100%. However, sir, dapat by now, napa-enhance nyo na po yung picture. So, kailan po namin malaman yung resulta po ng digital forensic, yung report po, pwede ba namin malaman kung kailan namin makuha yon para may flash po namin dito po sa programa? Sige po sir, i-update po namin kayo sir as soon as makausap po namin ng digital forensic. Gaano katagal sir? Pardon. Okay, sige. So mag-start tayo today. Ngayon will be day one. Day one ngayon, nag-usap tayo at nirequest ko na sa inyo through the complainant, isubmit nyo na po sa digital forensic laboratory ninyo yung specimen na yan, yung picture na yan. Kailan po babalik sa inyo yung clearer version ng picture na yan na identified na yung mukha niyan ng taong yan, kung sino yan? With your indulgence, sir, I'm sorry, I'm not the proper person to answer, sir, kung gaano po katagal. Opo, kasi opo. Po, I know, sir. Pero, sir, naintindihan ko. Pero, sir, you could have asked. Pwede mo naman siguro tawagan yung mga kasamaan mo dyan sa Digital Forensic Laboratory. Mga pare koy, ilang araw ba pag sinabit na namin sa inyo itong specimen bago bumalik sa amin at clear, makakuha na kami ng clearer picture? Di ba? Pwede naman kayo tumawag, sir. Gawin po namin yan, sir, at itawag rin po kagad namin sa inyo, sir, pag naka... Mr. Jimmy De Leon, opo, whether you like it or not and believe it or not, kakampi nyo ako. In fact, sa thank last you, budget thank hearing, po, Senator, full support opo, po ako sa NBI. So, wag mo sana mabawasan yung aking paghanga sa NBI dahil lamang po sa medyo mahina pong pag-aksyon mo dyan o kayo dyan sa NBI Airport, then ibang usapan yon. Sir, magkakampi tayo rito. Yes, sir. Yes, sir. Opo. In fact, meron na nga akong binigyan ng award dito ng NBI, eh, di ba? So, wag mong sirain, sir. Wag mong sirain yung bilib ko at bilib ng napakarami kong subscribers at followers at viewers sa NBI because dito pinapagate ko ang NBI magaling at mabilis. Pero mukhang mahina ka ata, sir. Yes, sir. Yes, sir. We're working on it. We're really focused on the earliest resolution of the case, sir. And sir, ganito, sir. I'll tell you what. Kasi, sir, sa ngayon, ang dating, sa, base po sa mga netizen na nagpo-post na, lumilitaw na marami ng sabwatan dyan at pati ikaw sa pinibintangan na although wala naman sila ebidensya, pati ikaw sa napagbibintangan. So show to them na wala kang kinalaman talaga at malinis ka, bilis-bilisan mong action mo, sir. Kasama na nga dyan, sir, tawagan mo lang po yung forensic ninyo, gaano ba katagal? That is a very simple answer na I can get from you. Sabi mo, hindi mo alam, walang galang na, tawagan mo lang po. Pagkatawag mo sa kanila, babalik ka kasi, oh, ano lang pare, five days o three days. Tinatawagan na po, sir. Tinatawagan na po. Yan. At saka dapat, nung 1 week after na nakuha mo yung picture na yan, dapat meron ka ng resulta sa forensic na pa-enhance mo na yan without me telling you. You should have done that already. Ayan po yung mga, ayan o, oh, mga diamonds. Ayan. Yung nasa daliri. Sus, ang mamahal nito, mga diamante. Oh, yan yung Patek Philippe. Oh. Is ano to, tennis bracelet, diamond. Oh, yung bag is Hermes. Wow. Yan pong suot ko. Yan yung suot mo, kasama yon. Grabe. Ito ni Billy Moore, yes, isang abogado ka. Mm. Now, pag na-identify na yung taong yon na nagpuslit ng kandamento, anong pwede may kaso? Eh, sabi niya, iniwan nyo naman yan eh. Hindi ko naman inisnatch yan. Sir, under the revised penal code, kasama sa crime of theft, isang klase ng theft yung pagka may napulot kang nawawalang bagay
at hindi mo isinurrender sa local authorities o ibinalik mo doon sa nagmamayari. So yun po ang pwedeng ikaso sa kanya is theft. Yun naman po, kaya nga po siguro free Nash din yan para maging warning sa mga taong mag-i-interest na bilhin. Pag bibilhin po nila yan, ay ang violation po dyan ay anti-fencing. Violation po ng anti-fencing. So no? Kung halimbawa may bumili dyan na... pamimili ng nakaw. Okay, kunyari mayroong bumili dyan na sanlaan. Yung sanlaan mapapasara at yes, makakasuhan. Sir. Yes sir, oo. Yes, ayun. At yung tao, individual, sino, bumili. May kaso siyang theft. Nako, ayun na. Yung pong bibilisin, violation ng anti-fencing law. Yun yung pamimili ng nakaw. Yun naman pong nakapulot, dahil malino namang hindi niya sinurrender or hindi niya sinurrender sa local authorities or binalik sa may-ari. At least malam, binalik niya sa airport, airport authorities. Nandun sa airport. Ayun, yun. Local, pwede pong ibalik doon. So kung hindi niya binalik, obviously hindi na binalik at binulsa na, may kaso siyang theft. Okay, gaano kabigat yung kaso? Depende ba sa halaga nung meron pong alas? Bearing yung halaga ng ano, halaga ng alahas. Since this is 50 million ata po ito, maximum provided penalty for the crime of theft. Maximum. Siguro yung makaabot po naman more than 12 years po ang penalty niya pag theft. Oho. Naku, kung sino ka man lalaki ka, kung ako sa'yo ngayon pa lamang, lumutang ka na. Yung pong picture dyan, pakisubmit na po sa inyong forensic laboratory para i-enhance po yan. And I need to know from you, at syempre gusto rin malaman itong complainant, kung gaano katagal bago lumabas yan para maipakalat na yan sa lahat ng mga Facebook pages nila dito po sa amin, may broadcast yan sa TV, ipapakalat hanggang sa mahuli na kung sino yung taong yon. Tama, yes, sir? Tama po, sir. Ang ano lang dito, sir, ang medyo delikado lang dito, e baka kakanta ito. Sasabihin niya kung sino-sino maprotektor niya dyan sa loob ng airport at pinapayagan siya magalagala dyan. History na yung malaman niya, sir. Oo. Di ba, Mr. Corrales? Gusto mo rin malaman kung sino mga yon? Sir, Senator, gusto rin po namin malaman. Wala naman po kami pinapanigyan. Magandahan po, Colonel Cometa, sir. Colonel. Opo. Opo, magandahan po. Colonel, alam niyo na po yung nangyari na pagkawala ng isang bagay, naglalaman po ng 50 million, ano po? Na worth mga lahas at bag. Okay, bago sa lahat, baka sabihin ng mga tao, eh, burara ka, eh, pabaya ka. Kasi po, si Ma'am Maricor Flores, meaning wala siya sa sarili dahil yung father niya po ay naghingalo po sa ICU. So tulirong-tuliro po siya, wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya naiwanan niya po yung bagay, ganun po yung naging actuation niya. In fact, dito nga sa amin sa Wanted sa radio, maraming magtatakakat. $1,000, $2,000, wallet na mismo, naiiwan lang dyan, bag. Wala pang mga ano yun, wala pang mga problema. Ito pa si Ma'am. Sobrang bigat ng problema niya, yung kanyang tatay, naghihingalo sa ospital, sa ICU. Di ba, Colonel, kayo po ang nagsisecure ng perimeter dyan sa Airport 3 sa May Bay? Tama? Yes, sir. Opo, sir. Tama, sir. Ang sinasabi ko kanina po kay Mr. Corrales, dapat po, sir, meron kayong mahigpit na monitoring dyan sa area na yan. Dapat yes, pag-alagala ang inyong mga police at meron kayong CCTV na minomonitor po yung area, especially pagdating ng oras na may dumating na aeroplano at yung mga pasahero ay naghihintay ng kanilang mga sasakyan at naglo-load ng mga bagahe. Baka mayroong magsalisi doon. Dapat doon naging aktibo ang mga pulis ninyo, pero hindi nangyari yon sa oras na yon. Yes, ayan nga po sir ang pinaimbisigahan natin kasi po bakit nagkaroon ng ganong although sa CCTV naman po nung initially na nag-report na po si ma'am, nakita naman po yung picture ng tao. Kaya lang po, may yun na po sinasabi po ninyo, kulang po sa monitoring. So nakita naman po namin yung pagkukulang ng polis namin doon. So let's not make this happen again. So from now on po, Colonel, ang gusto ko mangyari, nakamonitor yung mga tao nyo every time na may dumating po ng mga pasahero o nag-land na aeroplano, agad-agad alerto yung mga polis ninyo, yung mga nandun na katambay na walang business to be there, then they shouldn't be there. O halimbawa sabihin, sundo kami. Di, sige, pero babantayan nyo po yung mga pasahero, babantayan nyo po flow ng mga pasahero, yung pagdiskarga ng mga kargamento ng mga pasahero to make sure na walang nagsasalisi. Yes, sir. Sige, sir. Salamat po, sir, sa inyong guidance. At amin pong gagawin ang aming, lahat ng aming magagawa para maprotektahan po yung ating mga pasahero dito sa airport. Number two, sir. Apo. Pag nakita nyo po yung mga tao na paulit-ulit na nandun and they don't have business to be there and they're not passengers, dapat po, sir, binaban na. Tama po, sir.
kinukuha po natin po sir yung iba dyan na ano, at kinukuha na po natin ang records para at least kung may mangyari man po, meron tayong reference sa future na merong magreklamo. Okay. And then, lastly, sir, nilisin nyo na po dyan yung mga nangungontrata. Most likely, baka ito po, taxi driver to na nangungontrata. O baka kolorom, sasakyan ang daladala niya, nangungontrata ng mga pasahero. Ah, yes, sir. Actually, sir, yan po yung isa sa mga tinatrabaho ng mga bata, mga kapulisan din natin. Dahil nga talaga namang meron talagang mga nakakalusot na mangilan-ilan na siya yung tinitingnan yung sistema natin at pinag-aralan. Pero nakamonitor po ang CCTV natin at kung meron po sila nakikita naman, ipinatawag naman sa pulis natin para mabalidate kagad. Wala ho ba kayong listahan ng mga nangungontrata dyan, mga taxi driver o kolorom? Di ba dapat meron kayong listahan niya at meron kayong mga mukha na pinapaskin nyo dyan sa loob ng inyong tanggapan para bantayan ang mga tauhan ninyo at para palayasin at hindi na payagan tumambay? Actually sir, meron kaming data doon sa mga nahuli na po na nangungontrata. Okay. Na na-issuean po ng ticket. Alright. So, itong lalaking ito, kasama ho ba doon sa data na ninyo? Yun po yung isa sa problema namin eh. Kasi nung chinek po yung data, hindi po siya nakasama doon. So, ibig sabihin may ina kayo manghuli? Kasi kung araw-araw kayo nanghuli, baka nasa pool nyo ito. O baka... Siguro po yan yung pagkukulang po. Opo. Kailangan dagdagan po namin yung aming pagbabantay, panguhuli doon sa mga ano, sa mga ganyan gumagawang ganyan. I'll tell you what po, Colonel, opo. Magtulungan po kayo ng NBI, Colonel. Mr. De Leon, Sir Jimmy. Sir Jimmy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Senator, sir. Opo. Magtulungan po kayo ni Colonel Cometa na para ma-enhance po na yung pong litrato dyan. Yes, sir. We're talking to our digital forensic laboratory right now, sir. Okay. Ano po sabi ng digital forensic laboratory nyo? Gano'n katagal? Sasabit daw David, sir, ngayon po para at least makapagbigay po sila ng ano po. Na, kaya nga po, gano'n katagal, sir? Yun lang naman eh. Gano'n katagal ba? Papasok sa laboratory nila, kailan lalabas ang result? Bukas din daw, sir. Tatryin nyo nila. Oh, yun naman pala. See? Bukas agad. Eh, you did this. 3 weeks ago pa pala nakita niyo to. Bakit ngayon pa lang mag-umpisa tayo? But anyway, better than nothing. Sige. So bukas, mabibigyan nyo lang kami yung enhanced photo ng taong yan. Yes, sir. Good. Kasi bukas na bukas, ipapalabas ko yan dito. And then si ma'am, pupunta sa ABS-CBN, sa GMA7, Channel 5, dito sa Channel 5, Channel 4, SMNI, UNTV, RPN9, lahat ng television station, pupuntahan nila, ikakalat yung mukha niyan, ma-identify na kung sino siya. Paano kung limbawa bumalik yung tao niyan, na sabi niya, mayayari ako rito. Ibinalik, sabihin, ma'am, pasensya ka na. Siyempre, magpapalusot yan. Ekala ko, walang mayayari, etc. Ito na, 15 kompleto alas yan. Kakasuhan pa, hindi na. Baka hindi na po talaga. Hindi na. Kung... Ayan o, lalaki, kung sino ka mang lalaki ka, hindi ka na kakasuhan, no questions asked, basta kompleto, 50 million worth, nandun lahat ng alas, ligtas na siya. Hindi po talaga. Of course, may pabuya. May reward pa. Baka bigyan mo pa siya ng reward. Siya ng reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Eh, paano yung mga protector niya sa airport? Baka kulang po. Kulang pa, 500. But anyway, joke lang. Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Yung po yung sinasabi kanina, 1 million, tama ba ma'am? Kasi yes, nag-usap tayo kanina dun sa yung pinus ko po sa personal social media ko is only 500,000. Pero kung mas makakatulong po na mas dagdagan pa namin yung reward, we'll gonna make it 1 million. Oh, 1 million pesos. Kung sino man sa manonood ngayon, makakapanood nito, na makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso. And then, meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir, ha? Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Namihirit si attorney. Hindi na, ba't mahuli? May plus yung mukha, and then mahuli. Okay. Hanggang sa ma-aresto. Tama yon. Tama lang naman. Eh kasi pwede mag-tour, tapos tago ka muna dyan. Di ba? Tama. So, matukoy at ma-aresto ng mga polis. Hindi, masampa ng kaso. Masampa ng kaso. Kasi, lampas na eh. Lampas na sa reglamentary period. Basta matukoy at masampa ng kaso. Hanggang sa sampa ng kaso. Pwede na yon. Tukoyin nyo kung sino yung lalaking yon, and then, masampa ng kaso, 1 million pesos. Mali mo, baka kamag-anak ka, ibenta mo na.
at least, di ba, maging ano ka na, yung sinasabi kanina, bago ang show, maging Marites ka, eh, but you're doing it, di ba, legally, morally, wala kang problema doon, di ba, nag-cooperate ka, tumutulong ka mag-solve ng crime. O yan, 1 million pesos sa belt niya, katawan, malaking chance, siguro magpapayat yan. Baka mag-inom ng pampurga yan para lumit yan. But anyway, sure, pati paglalakad, buhok. Mr. De Leon? Yes, sir. Papunta na po yung agent natin dito, papunta sa VTEC po sa head office. Okay, sige po. So, usap ulit tayo bukas, ha, Mr. De Leon, sir, ng NBI. Tama po? Yes, sir. Thank you po. Thank you very much. Colonel Cometa, yung pong mga ano ko po, ano, advice, kasi kung hindi, magpapahiring ako para tingnan ko kung ano yung mga lapses dyan nang sa gayong gagawa kayo ng mga bagong patakaran, hindi na maulit. Colonel. Yes, sir. Thank you po, Colonel Cometa. Maganda po. Thank you po. Yes, sir. Yes, sir. Ganun lamang po, ma'am. Hopefully, in the next few days, o baka malay mo bukas, may lulutang, may magsusurrender. Paano yung nangyari dun sa 100,000? After less than a week ata, sir. Less than a week. May hindi pa nga nasama doon. Meron pa hindi nasama. Magkano yung yellow na ring? Yung yellow po na ring. Diamond. Is above 10 million po. That's a 12 carat fancy yellow diamond. Jeez! 10 million! Yan naman. Yan po mga small items na yan. Kasama magkano yan? Yan doon sa small items. Mga above 100,000 lang po yan. Yan! Patek Philippe! Yan po, vintage na po kasi yan. So, normally yung mga ganyan po is binibid na siya. Binibid. So, nabili ko po yan through an auction na. Magkano? Around 8.5 million po. Oh! Eh ngayon, baka tumaas pa yan? Yes po, kasi that was 2016 na acquire ko yan. Yes. Ayan, tennis bracelet, diamond. That is around 21 carat po na 1 carat each po dyan. So, total of 21 carat po. So, 21 million? That's around 6 to 7 million po nung nabili ko. Naku, si Sherry. Nanghina ako. Sherry. Pati ako nanghina ako. Nang baso lang ang kaya. next, pati na natin. Ayan, Hermes yan. Yes po. Magkano yan? That's around 1.5 po. Late na bag? Mini Kelly po. Mini Kelly. Oh. Sige, next. Napapatawa na si Sherry. Sabi ni Sherry. O yan, yan. Yan po mga small items lang. Small lang. Opo. Magkano yan? Yan po mga approximately around 250 to 300,000. A small time. Kumpara doon sa pinasabi mga 10 million, 20 million. Ano pa? O yan. Yan po mga small items. Pero yan po kasi princess cut na rin po siya na mga 0.30, 0.40 po. Magkano po yan? Yan po mga 600 to 700,000. Malahal na rin. So, Otcon na earrings is 6 earrings. Carat po siya. So, total of 12 carats po yan na VS1 and then D-color. So, magkano po yan yung quintas? Yung quintas po, it's a 21 carat na 2 carat and combination of 3 carat, around 7 million po. And then yung earrings po yung medyo mahal talaga. Magkano earrings? That earring cost now mga, nung na-purchase ko po siya around 10.5 but now po more than mga 12 to 13M na. Oh man, so yung suot nyo lang po, 12 plus 7, oh, ilan na? 19. Matanong ko lang po ma'am, ano po? Trabaho niyo, ba't kinaka-acquire na? Sorry ma'am, tatanungin ito ng mga netizen. Curious na, ba't kinaka-acquire na? I'm a cosmetic manufacturer po. I started my business since 2008 pa po. And other than that po, I'm into real estate din po. So may mga rental din ako. Kaya pala talaga. Tsaka sa inyong ibang jewelry, may supplier pa may-ari, binibenta niya rin. Yes. Nagbabain and then yung mga small items na pinakita kanina, those are from my luxury shop in Cebu. So, nagba-buy and sell din talaga ako. At nabanggit niya sa akin kanina, which I'm not gonna mention, the names of top celebrities and politicians na sinusupplyan niyo ng alahas. Hindi misis ko, ha? Hindi kaya namin yan. Big time si ma'am. Ma'am, may mura dito. yan pala, magkano yung bracelet na yan, ma'am? Yung bracelet Cuban na? Bracelet po, it's around 450 to 550,000. Hindi po siya. Ayan, kayang-kaya ni Sherry. Yan, yeah. Sherry. Gusto mo mag-advance ka na ngayon kay Shane? So, wala nga ako dito, Sherry, sir eh. 10 years advance. Wala naman 10 years kay Sherry. Wala naman. Oh. One lang yan kay Sherry. Oh, diba? Oh, yan pala. May cross. Yan po. 450,000. That's my personal item po. So Sherry, sabi mo sa maniligaw mo, yung cross na yan plus yung bracelet, ano, pwede na?
Baka lalong mawala ng jowa, sir. Ayan, yan, sir. Yan yung kuhan, kumuha. Ayan na yung kumuha. Naghihintay pa, hindi niya kinuha kagad. Tingin-tingin mo. Nag-observe siya, nag-observe. Observe siya. Kasi kung may claim na hindi taga-kotse, hindi talaga yung may-ari, sabi niya akin yan. So, sen, ano siya, halatang familiar siya sa mga, ano, yung, galawan. Kung ano nangyayari sa airport, galawan. Airport. Alam niya. Sabi niya yung galawan. Na hindi niya muna kukunin, baka may kumuha ulit. Ako, may, honestly, tirador yan na mga taga-airport. Ayan, o. Oh. May kasabot yan dyan sa loob ng airport. Huwag lang sana ipapatayan. Hindi, kasi malay mo, baka mamaya, na-dispose na yung mga lahas, nag-ati-ati na, papatayin ngayon. Huwag sana, huwag. Sana, maibalik niya dito agad, kumpleto, hindi, di ba? Or sana, ano lang siya tawag nun, yung mag-isa lang, yung wala siyang mga kasabwat. Independent. Ayun. Okay. One-man team. One-man team siya. Anyway, ma'am. Kaya tingnan mo, naghihintay pa siya o bago gumalaw talaga. Nag-antay pa rin siya, no? Nag-observe kung may mag-claim. Ano, saka sigurado siya wala na. Sana yung sa galawan, kabisado sarang ano, galawan sa airport. Diba? Ayun. Sige po, ma'am. Ganun lamang muna. Thank you so much, Senator kapag Rafi. By tomorrow, yung NBA, babalikan kami. Ibibigay namin sa inyo yung enhanced picture. Thank you so okay? much. Thank you po. So thank you, Attorney Villamor. Si Sherry, nangihina. Parang ikaw nawalan. Si ma'am, wala lang, naka-smile. Wala, Senator. Mga 2 linggo din ako hindi makausap ng maayos. Considering nasabay kasi talaga nangyari yung sa father ko. And then, ito pa. Pero may nakwento ko na sa'yo. Minsan, dito, yung sa uli ng bayan, kwento ko lang ito sa akin. Ewan ko may makaalala pa. Meron dito yung alahera siya. Maleta. Hindi ko alam kung 5 or 8 million worth ng alahas. Ang taxi driver na nag-deliver dito, dumiretso na without looking at it. So, nung nilapag na, inisa-isa ng mga gamit, and then nilapag alahas, yung nagsoli, noong una masaya, nung makita yung alahas, Yung pala yung laman nun. Nagbigay naman ng pabuya yung mayari. Ay, nagbigay. Ah, yun. That's nagbigay. Good. That's good. Pero just saying na may nagsoli dito na ganun kalaki, 5 or 8 million. Meron pa SN, bukas may magsoli na rin. Oo. So doon sa magsoli, 500,000. 1 million na natin. So, 1 million na rin. Binalik niya. Pag binalik niya, tapos no questions asked. Basta't kompleto. Complete. Dapat meron din tayong tagatingin. Baka pinalitan na lang put ng baso. Siyempre, alam na alam mo yan, di ba? Pwede i-announce yan? Pwede i-announce yung number? Pwede i-announce. Pero ingat kayo. Maraming scammer. Tatawag yan na sabi nandito sa amin pero magbigay ka mo ng pera. Marami, huwag niyong patulang. Kung gusto ibigay, at your own risk. Nakapusend sa ano kasi, may notice na sila sa Facebook nila at nandun dun yung telephone okay, number. Kaya okay kasi na ganito lang, pag nagbigay ka ng cellphone number dito, pustahan tayo, marami tatawag yan. Sabihin, kilala ko to, alam ko ito, and then hihingi muna ng mga pera or load, huwag niyong patulan. Kailangan, pag yung magbigay ng impormasyon, machi-check niyo muna kung talagang legit. Okay, sige, go. Bigay niyo number. Sir, 981 09 81 60 56 797. Ulitin ko, 0981 605 6797. At sino hanapin dyan? Ako po. Kayo po? John Ray. Okay. 0981-605-6797. John Ray is waiting for you para ikaw ay kung sino ka man magbibigay ng impormasyon na importante, magkakaroon ng 1 million pesos. Or pwede ka pumunta rin sa RTIA, pag-aharapin ko kayo nitong magbibigay ng pabuya. Kasama si Attorney Villamor, Freddy Villamor. Okay, sige nyo. Thank you so much. Maidagdag ko lang po, Idol Rafi. Doon po sa mga nawawalang items po ni ma'am kanina, ay meron pa po palang bag, Hermes bag po ito, na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Hermes bag? Ayun po yung color green. Green. Yung nasa taas po. Parang crocodile ata yan siguro. Opo. Sige nga, i-enhance natin. Hindi ko grabe rin naman yan. So meron yung puti. Yan, kulay green. Yan. Magkano yan? 4 million po. Grabe naman. 4 million pesos. 4 million? 4 million pesos. Eh, dalawang sasakyan na yan. Dalawang Fortuner na yan. Yes. Top of the line Fortuner, dalawa. 4 million. Pesos. Sakyan mo kaya yung bag na yan.
or bahay na yan. Bahay, bahay at lupa, Idol Rafi Kapo. 4 million. Eh, tira na lang tayo dyan, sir. Pwedeng bahay. 4 pwedeng million pesos. Dalawang sasakyan yan. Kung itataksi mo yan, apat na taksi yan. Kaliit na bagay. 4 million. 4 million, ha? Hermes yan. Anong pangalan ng bag? Hermes, anong, ano raw? Kelly. 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 4 million. Kali. Kita mo naman suot niya yung relo niya. Patek Philippe. Tapos ay, Hermes, Patek Philippe. Patek Philippe. Mm-hmm. S, daming diamonds. Ano sabi niya? 8 million? Ano ba yun? Opo. Sa auction niya nakuha na sa 8 million daw po. Tapos, grabe naman 8.5, yan. Idol. 8.5 million pesos yung relo. Tapos yung sing-sing at saka yung quintas, medyo maliit lang item po, yung pinakamahal, yung earrings po niya worth 12 million. 12 million. Eh hindi, yung pinakamahal yung ano, yung sing-sing, yung kulay yellow sa daliri. Yung, yan o, yung sa may dulo, sa may bandang kanan. Yan dapat pinakamahal. O. Oh. 10. Grabe yan. Anyway, ayan po. 1 million pesos ang nag-aantay sa Marites. Marites na makatulong. Makatulong ka makapag-solve ng isang kaso, kumita ka pa ng marangal. Mm. Marangal yung kasi. Tumulong ka mag-solve ng kaso eh. Yes. Ayan po si lalaki.